Kaysa to, ang dami na palang nabiktima ng mga NBA players. To the help. Here, I change his footwork. I'm going to force him to the middle. Got beat baseline. Moved his feet though. Got his hands on it. Babalikan natin ang mga nakalaban ni Kai Sota, mga kapatrol, sa NBL Australia, Japan B League at sa Gilas, at ang dami na pala niyang pinahirapang mga NBA current and former players. Ilan sa mga prominent names na nakatikim sa galing ni Kai ay si Chris Paul, nung naglaro ng isang preseason games ang Phoenix Suns at ang Adelaide 36ers na kung saan tinambakan ng 36ers ang Suns sa isang game na umiscore si Kai ng 11 points, 2 rebounds, 2 steals and an assist. At the time, very clear na NBA ready na ang ating idol, and that was 2 years ago. Nakatapat rin ni Kai si Boban Marjanovic sa Olympic qualifying tournament na kung saan ilang beses pinakain ng alikabok ni Kai si Boban sa isang game na muntik nang manalo ang Gilas versus Serbia. Pinahirapan rin ni Kai ang South Sudanese player na si Wenyel Gabriel noong FIBA World Cup na kung saan dalawang beses binutata ni Kai ang NBA player na to. Pati si Karl Anthony Towns ay nakatapat na rin ni Kai noong FIBA World Cup dito sa Pilipinas. And lately versus Poland ay nakatapat rin ni Kai si Jeremy Sohan na kung saan sa isang play ay hindi sumuko si Kai at nag-agawan pa sila ng bola. At sino ba ang makakalimot sa best game ni Kai versus Bertans Brothers ng Latvia na kung saan pinatunayan ni Kai na kahit ang number 6 rank in the world ay hindi siya takot. Instead ay ginulat ni Kai ang mga naglalakihang players ng Latvia at mukhang sila pa nga ang takot kay Kai. Pati sa NBL Australia, ay bawat laro merong mga future and former NBA players ang kanyang nakatapat. Hanggang sa Japan B League, ay ang daming mga American imports na galing rin sa NBA at lahat sila ay malaking tulong sa quick development ni Kai. Kaya nagtataka tayo kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa nakakapasok sa NBA si Kai. Well, merong school of thoughts na kung European pa raw si Kai, ay matagal na siyang nasa NBA at paniguradong isa siyang lottery pick, and that leads me to think sa napakaraming mga what ifs. What if kinuha ni Kai Sota ang offer noon ng isang European team na doon siya mag-training at maglaro to prepare him sa NBA instead na maglaro sa The Skills Factory? And what if naglaro muna si Kai sa USNCAA na kung saan pinilahan siya ng napakaraming mga USNCAA teams? Well, for sure, nag-iba siguro ang trajectory ng basketball career ni Kai at siguradong nasa NBA na siya ngayon. Samantala, pumirma na ng 3-year contract si RJ Abarrientos para sa Barangay Ginebra. The number 3 overall pick in the last draft was signed to a 3-year deal on Monday by the Kings. At ito ay kinumpirma ni Al Francis Chua, ang Ginebra Governor at SMC Sports Director, na sa kanila na talaga si RJ Abarrientos. The former Japan B League and Korean Basketball League import also shared the news on his social media page with emoji, padlock, and crossed fingers. Chua was on hand to welcome Abarrientos during the contract signing. The guard out of the Far Eastern University was accompanied by his representative, Edgar Mangahas. Abarrientos will have his first taste of Ginebra basketball on Wednesday when the Kings travel to Macau for a one-night exhibition match against reigning P-League Plus champion New Taipei Kings. At balitang Olympics naman, Jason Tatum at Tyrese Halliburton di pinaglaro ni Coach Steve Kerr. Controversial ang naging desisyon ni Coach Steve Kerr na hindi paglaruin si Jason Tatum sa umpisa ng kampanya ng Team USA sa 2024 Paris Olympics nitong linggo. DNP did not play ang nakalagay sa tabi ng pangalan ng Commodore ng reigning NBA champions Boston Celtics sa 110-84 blowout win ng Team USA laban kay Nikola Jokic at Serbia. Kailan lang pumirma si Jason Tatum ng pinakamalaking kontrata sa NBA? I went with the combinations that I felt like would make sense. I talked to him and he's incredibly professional, and that's tonight. Yan ang rason ni Coach Steve Kerr.
Tinanong ni Gary Washburn ng The Boston Globe si Jason Tatum kung may sakit siya. At sagot naman ng Boston Celtics star, "No, I'm good." At hindi rin nabigyan ng minuto si Tyrese Halliburton kahit pulling away na ang Team USA sa second half. Bumida sa US team si Kevin Durant sa kanyang halos perpektong 8 of 9 from the floor tungo sa kanyang 23 points at may 21 points, 7 rebounds, 9 assists sa LeBron James sa kanyang 9 of 13 from the field. Wala raw reklamo si Jason Tatum kahit hindi nagamit. It doesn't mean it's going to stay that way the rest of the tournament. He'll make his mark. Our guys know this. The key to this whole thing is to put all the NBA stuff in the rearview mirror and just win 6 games. Jason's the ultimate pro, a champion. He handled it well and he'll be ready for the next one. Yan ang panigurong sabi ni Coach Steve Kerr. At ang next one ay sa Miyerkules laban ng South Sudan. Nilamangan agad ng Serbians ang Team USA 10-2 at napatawag si Coach Steve Kerr ng timeout at 2 minute 41 seconds pa lang ang natapyas sa laro. Nilabas ni Coach Steve Kerr si Joel Embiid at ipinasok si Anthony Davis at mula roon ay kumaripas na ang Team USA at inagaw ang unahan 25-20 pagkatapos ng first quarter. Habang si Victor Wembanyama at ang France tinambakan agad ang Brazil. Bidang-bida sa Victor Wembanyama sa opening night ng 2024 Paris Olympics. Kahit walang Eiffel Tower na backdrop, walang Celine Dion, walang Rafael Nadal o Serena Williams, wala ring floating cauldron, tumabo ng 19 points, 9 rebounds, 4 steals and 3 block shots sa Victor Wembanyama sa kanyang Olympic debut. Para balikatin ang France sa 78-66 na panalo laban sa Brazil sa Group B sa kanilang game nitong linggo. Pasiklab ang 7'4 center sa harap ng sold-out crowd na walang tigil na pagwawagayway ng kanilang bandela, nagwi-wave at kumakanta. You can't underestimate the power of the crowd, the home crowd. I think it's really going to be the sixth man of this whole tournament. Pagmamalaki ni Wemby, ang reigning NBA Rookie of the Year ng San Antonio Spurs. Hindi dumalo ang French squad sa opening nung Bernes para magpahinga. Naiwan pa ng 12 points sa second quarter ang France, pero nang nakuha nito ang rhythm ng laro, ay hindi na sila bumitaw. Dikit pa hanggang dulo, lumayo ng 10 points ang France sa tres ni Nicolas Batum, 1 minute 21 seconds pa, bago selyuhan ng dakdak ni Victor Wembanyama sa sumunod na posisyon ang laro.